pwede din na malalaman yung pwede din sila may kaalaman sa kasamahan nilang anghel, no? Itatakol natin ngayon is angelology at yung intelligence ng mga anghel, no? At ang ating ano, babasahin itong aklat ni Father Chad Refriger, no? Okay. The intelligence of the angel. Ang ganda nito, no? Angelic intelligence, the angelic knowledge as such. So ito yung babasahin natin ngayon para marami tayong matutunan from time to time. Okay? Ito na si Mama Mary. Ito din si Saint Michael the Archangel, no? Na laging nasa tabi natin to destroy the evil spirits in our midst through the authority of the church and the authority of Jesus, no? Si Maria Teresa Pires Albert, watching from Dalagit, Cebu. Salamat po. At si Luvelin Garcia. At salamat din sa mga tumutulong sa ating mga seminarians. 16 seminarians na po yung ating nandun sa iba't ibang seminaryo po. Okay? Isidro Kalindatas. Kalindatas. Maayong gabi, Father. Si Mil Andre Humamoy. Good evening, Father. Watching from Davao del Sur. At punta tayo sa Tagum. So, mga 7. 7, 8, 9, 10. Nandyan po tayo sa Diocese of Tagum po. Okay? At ngayon, simulan na natin dahil marami nang nanonood sa atin. 30 minutes lang yung ating live ngayon at papasok tayo mamaya sa tanungan portion. Angelic intelligence as such, only that which is a pure act is able to have its operations not be distinct from its substance. Yung operation ng mga anghel ay hindi katulad only God, only that which is pure act related to God is a pure act is able to have its operation, yung operation niya is not be distinct from its substance. And for that reason, only God has operations which are the same as His substance. Yung operation niya, yun din ang substance ng Diyos, no? Pero yung mga anghel ay hindi katulad ng Diyos. They are not infinite. They are not eternal. They are not almighty. Therefore, in angels, their acts or operation are distinct from their substance. So, hindi nila totally hindi katulad sila ng Diyos, all-knowing. No? Limited lang din yung mga anghel. So, angels are also said to have faculties. Meron din silang intelligence, no? Insofar as their substance acts through accidents, through their operation. Angels are endowed with intelligence. So, ito yung isa sa mga faculty nila. Meron din silang will, meron din silang intellect. Katulad din natin. So, they are also person. Matatawag din sila natin ng person because they have will and intellect. Okay? And they are varying degrees of their intelligence. Hindi magkatulad pala yung knowledge ng mga anghel. Katulad din natin, hindi makatulad yung intelligence natin. So, mataas yung intelligence ng pari compared sa laiko. Di ba? Mataas din yung intelligence ng mga theologians compared sa ordinaryong pari. Di ba? In like manner, there are hierarchy of intelligence. Katulad natin, there are hierarchy of intelligence. The same with the angels. They have varying degrees of their intelligence. Okay? The angel's mode of knowing, however, is different from man's insofar as they do not derive their knowledge of things from their senses or material faculties because they have no
material faculties. Since they are pure spirits, dahil pure po sila na spirit, hindi katulad sa atin, may physical intelligence tayo, may senses tayo. So, yung knowledge natin bilang tao ay sa pamagitan ng senses natin. So, yung knowledge natin ay from our sight, from our five senses, yung mga senses natin, di ba? Therefore, in various species to which they understand or know. So, sa mga different mga bagay, they can understand it. They have different knowledge. Various species to which they understand or know. That is, their concepts are not received but are connatural to them. So, yung knowledge nila are connatural to them. Essentially, this means that at the moment of their creation, all the essences of created things were infused into their intellects by God. So, infused knowledge. So, yung knowledge nila ay infused. Nandyan na sa kanila. Connatural na sa kanila. Hindi gaya sa atin, mag-aaral pa tayo paano natin gawin ito to obtain knowledge through senses natin. Sa ating smell, sa ating taste, sa ating sight, sa ating touch, through senses, no? Sight, di ba? So, alam natin na cellphone ito dahil nakikita natin, di ba? Through senses ang ating knowledge. Pero sa kanila, they are receiving by God infused knowledge. When an angel considers a particular essence, yung example, particular essence, itong cellphone, he instantaneously exhausts everything there is to know about that essence to the degree of his power of intelligence. So, depende po kung higher yung intelligence ng anghel, may hierarchy of intelligence yung mga anghel, no? Madali lang. Example, yung cellphone, no? Ay, through his infused knowledge, no? Hindi kailangan mag-study pa siya, no? Malalaman niya agad. To the degree of his power of intelligence. Practically speaking, he does not have to take time to understand something. So, hindi kagaya sa atin mag-aaral pa, paano natin gamitin yung laptop, paano ito gagamitin yung... Kaya yung mga demonyo ay pwede na mag-message sa atin, no? Hindi naman sila nag-aaral pa nung mag-message, no? Through their power of intelligence, they can... he does not have to take time to understand or to know everything, no? The angels have knowledge of other angels and of God, but not through the beatific vision at the same time of their creation. So, yung mga anghel pala ay limited lang yung knowledge nila. Pero yung knowledge nila, not through beatific vision agad, no? But, the angels have knowledge of other angels. So, pwede din na malalaman yung... pwede din sila may kaalaman sa samahan nilang anghel, no? Anong rango nito? Dominions ba ito? Principalities ba ito? So, may hierarchy of angels, di ba? And of God. Pero hindi nila alam ang... hindi nila totally... alam nila na may Holy Trinity... Pero hindi nila mafatong yung essence sa Diyos, no? But not through beatific vision. At the same time of their creation, angels know singulars. So, kita nyo, yung knowledge sa anghel is particular or singular. Sometimes called particulars. Which means they know individual created things. Such as individual angels, individual men, individual animals. So, in particular... No, inilinaw ito in particular. So, hindi nila alam lahat. Hindi nila unlimited yung kaalaman nila. In a particular, etc. However, their mode of knowing is the opposite of humans. And so far as humans know first, the individual things through their senses, no, through our senses, through our association. through their association.
Insofar as humans know first individual things through their senses, and then from individual things abstract a universal concept or essence from those individual things, they intellectually know the individual by the act of judgment, that yung tao. Angels, on the other hand, through senses and then through observation, and then we draw a conclusion or judgment. Yan ang paraan ng pag-process sa ating kaalaman. Pero angels, on the other hand, know the universal concept of species or species. And in the universal, they see and know the individual. So, universal concept about man. So in particular, malalaman din nila because they know the universal concept of man. So, makikita sila ng tao. Tao to, hindi ito baboy. No? So, patuloy tayo. Universal species or species, and the universal concept they see and know the individual. So, from universal concept to a particular idea. Yan ang ano ng mga anghel. Madali lang sila, hindi kailangan na mag-study sila. They take time to understand something. Okay? The particulars pertaining to individual particular knowledge are infused in them by God. So it is an infused knowledge. Hindi katulad natin, wala tayong infused knowledge eh. Kailangan pa natin pag-aralan itong sword ni St. Michael, no? Paano ito gawin? But hindi kailangan, no? He does not have to take time to understand something, practically speaking. Okay? The particulars pertaining to individual are infused in them by God. Concretely, may apat pala. So, infused knowledge is specific individual. The affairs that are occurring in history as they occur. So, alam nila yung mga kasaysayan. Kahit hindi pa sila nag-study. As long as it is happen. No, hindi sila hindi nila, basta, the affairs that are occurring in the history as they occur. No, it is a particulars pertaining to individual are infused in them. This knowledge is being infused to them. Some of the providential plan of some individuals. No, pwede na malaman yung plano natin. Sa mapamagitan din sa ating, hindi na mababasa yung isip natin. Pero through our human action, mababasa nila yon. No. Ito, yung plano ito masama. Oh. Masama ang tingin. Okay. And then pangatlo, graces received by an individual due to the effects of the effect of graces which are manifest in human actions. So, malalaman nila yung plano mo through human actions. And then, malalaman din nila how the graces, no? Kung namumuhay ka ba sa grasya, malalaman niya yan through the effect of graces which are manifest in human actions. Pang-apat, the proper administration of those things under their care. Example, the higher the angel is, more he is able to understand a multitude of things in a fewer intelligible species or concepts. Therefore, the forms in the mind of more intelligent angel are more universal. It's one of them, as it were, extending to more things. So, the more higher yung position or intelligence ng anghel, he can have a multiple knowledge, no? Their experience is more intense than ours. So, makapangyarihan pa sila, mas malaki pa yung kaalaman nila compared sa atin. So, more intense than ours. Their experience is greater than ours. So, kailangan talaga natin mag-ask ng favor ng mga anghel, no? Dahil their experience is more intense than ours because their conceptual understanding is greater. Bakit yung malaki yung experience niya sa atin? Because their conceptual understanding is greater and more intense than ours. So, gabi yung mga anghel, matalino pa sa atin.
It must be borne in mind, the sensation is a lower form, our sensation, a lower form of knowledge, and therefore less distinct or less intense form of knowledge. So yung knowledge natin is lower than the angel. Okay? Dito din sa komentaryo of footnote, since angels are pure spirit, they're pure spirit, they have no material component, therefore, the lack of physical aspect of intelligence, wala din sila katulad natin, that are proper to human beings, na nasa atin lang, may physical tayo eh. Lack of sensitive memory, kulang sila dyan, no? Pero tayo, meron, sensitive tayo eh. Imagination, meron din tayong creative imagination. It is related to physical intelligence, no? Cogitative power, and senses, passive intellect. Due to the fact that the conceptual knowledge is infused, and they do not derive knowledge from senses. The lack of agent intelligent, intellect. So, hindi katulad sa atin, conceptually, sa kanilang isipan. Hindi katulad sa atin, may senses tayo. Yan ang kaibahan natin sa mga anghel. This is why angels and demons know certain things about people prior to their occurrence in history, since God will infuse in the angels some particulars pertaining to individual's life. So, pwede nila, alam nila yung mga nangyari sa kasaysayan. Kaya nga, during exorcism ko, sasabihin ng possessed, itong lugar na ito ay may nangyari na bata na inaabort at itinaboy dito sa lugar. No, yan. They know a particular event and a particular, happen in a particular time. So, the angels, this is why angels and demons know certain things about people prior to their occurrence in history. Diyan na sila eh. Okay. In Summa Theologia, in Summa Theologia, St. Thomas observes that each angel understands himself by his form. So, yung mga anghel, alam na nila sino sila, no? Which is his substance. In every angel, there was impressed the form of his own species, and it is through that form that he understands himself. For this reason, an angel's knowledge of himself is incapable of error. So, yung mga anghel, patungkol sa kanilang sarili, alam na nila yun. They are incapable of error. No? Bakit yung demonyo naging demonyo? So, and his knowledge of himself is perfect. So, alam na nila kung sino sila. While demons may focus their intellect on certain aspects of their being. So, yung mga demonyo pala, alam nila sino sila. So, mag-focus lang sila sa certain aspects of their being in order to ignore others. So, bakit? Mag-focus lang sila specific sa kanilang certain aspects sa kanila. Nevertheless, they know everything about themselves. Alam nila sino sila. This does not mean that demons will not lie about themselves to others. So, and misrepresent themselves. So, yung mga demonyo, dahil sa kanilang kasalanan, na-contaminate na sila. But they know very well who they are. No? It simply means they must hide that aspect of their beings when communicating with others. So, ito po, mag-ingat po tayo. Dahil nagtatago yung demonyo bilang angel of light, bilang saints, bilang magpakita through apparition as Mama Mary. So, mag-ingat talaga tayo. Huwag kayong maniwala agad because demons will hide himself. Angel by nature does not know God through his essence. Sunod ako, Nay. So, angels by nature do not know God through his essence on their own, but like us,
through a beatific vision. So, yung mga anghel ay dahil tinitest sila before the fall of the demons, no? They have also tests, no? At yung nakapasa ay nakapasok na sa kaharian niya, no? So by nature, through do not know God through his essence on their own, but like us through beatific vision. So malalaman lang ng mga anghel kung nandun na sila sa kaharian niya. But before that, hindi nila alam totally ang Panginoon. Pero gradually, dahil ang Diyos ay nag-invite din sa kanila, may mga anghel na nag-reveal din sa Panginoon, hindi naman ini-impose yung sarili niya sa Diyos. Hindi naman i-impose ng Diyos ang sarili niya. Maniwala kayo, tanggapin niyo ako o hindi. Okay? Katuloy tayo. God's image is impressed on the very nature of the angel in his essence. So, lahat ng mga anghel is the image of God also. So, the angel knows God in as much as he is the image of God. So, they are created in the image and likeness of God also. Essentially, an angel sees himself in God's image and his causes demon tremendous affliction and self-hatred since they have chosen to hate God. So, pinili ng demonyo. Dahil sa grabe yung puot ng demonyo sa Diyos, they never represent God. At the original creation, on the origin of creation, mga kapatid, they are created to as the image and likeness of God. Di ba? And His holy will. When they see that their nature, they experience a self-loathing and hatred. So yun ang nakadibonyo sa demonyo, yung anghel na nahulog because they hated themselves. They hated God. At the origin of creation, they are created in the image of God, no? To love God, to serve God, and to glorify God. This arises from two things, because they are in His image, and second, because of their sin, as will be seen later. I-discuss sa susunod. Una, created lahat ng mga anghel image at God. And pangalawa, bakit naging demonyo sila? Because of their rebellion against God. The good angels love themselves for God's sake, because they see in themselves His image. Whom they love, they also see in their choice the good. So, pinili niya yung mabuti. Yung mga mabuting anghel, pinipili nila yung kabutihan. Which is likely, likewise, a reflection of Him and a sign of His love for them. Since He gave them the grace to make their choice possible. So, nakatanggap din ng grasya yung mga anghel. Yan ang kinukondim ni Pope Pius V, yung isang Bible theologian na nagsasabi na ang mga anghel ay hindi kailangan ng grasya. Nung tinatanggap nila yung grasya ng Diyos, doon, pinili nilang ibigin ng Diyos, ibigin yung sarili nila. So, meron din silang will Madiscuss natin sa susunod yung will ng mga anghel. Okay? The knowledge of God that angels and demons have is far higher than our metaphysical knowledge of God. So, yung knowledge natin sa Diyos compared sa mga anghel, grabe yung knowledge ng mga anghel. So, grabe din yung culpability ng mga demonyo dahil higher yung intelligence nila. Una, moreover, it cannot err regarding the basic aspects of God's being. So, yung knowledge ng demonyo cannot be err. Nasasabihin ng demonyo sa Ebanghelyo, you are the Son of God. It is real. It is true. Authentic. So, moreover, it cannot err regarding the basic aspects of God's being. So, may kaalaman siya sa Diyos. You are the Son of God. Alam niya na ang Diyos ay maging tao. Meron siyang, hindi it cannot be err.
Pero ina-abuse niya, no? Yung self hatred niya sa kanyang sarili. Gusto siyang, because of pride, yan ang naging demonyo ng demonyo. But only in the particulars of his will, and those things which pertain to interior life of the Trinity, which cannot see. So yun lang, hindi nila makikita yung interior life sa Holy Trinity. The Father, the Son, and the, alam niya, the Holy Trinity, alam nila. May tatlong persona ng isang Diyos, pero the interior life of the Trinity, sabi dito, which they cannot see, however, they were also given faith at their creation. So they also knew that God was triumph and that He would become incarnate. So yan ang topic lang sa natin ngayon, ha, about the angelic knowledge as such. So may infused knowledge yung mga anghel, hindi katulad natin, wala tayong infused knowledge, yung knowledge natin through senses lang, isumari natin. So yung limited lang yung kaalaman ng mga anghel, hindi katulad ng Diyos, hindi din sila makabasa ng isipan natin, at mababasa lang nila yung plano through human actions natin, okay? Dahil may mga gesture tayo, eh. At yan lang sa muna yung angelic intelligence. Sunod natin i-discuss the knowledge of angel in the future. I-discuss natin ito. Okay? And the knowledge of secrets. No, alam ba niyo yung secrets natin? And the knowledge of divine grace and providence. The knowledge, angelic knowledge of error, angelic illumination. Ito yung i-discuss natin. Okay? Pero for the meantime, yan lang muna ang ating i-share. Yan lang sa muna, mga kapatid. Ha? Fighting Maria, tatak sa FD with a humble heart po.